Tra, ang ituturo ko sa inyo ngayon, itong nabili namin asbesti. Ngayon pa lang namin ito susubukan. Ipapakita ko sa inyo paano ito ginagamit. Katulad ito ng ano, katulad ito ng istuko o yung mga wall design, yung mga interior texture sa mga wall. Ito, papakita ko. Yan. Yan yung asbesti. Yan. Binili din namin to. Ayan. May kasama siyang. Yan. Ito yung kasama niya. Yan. Binili namin. Kasama na yung brush. Yan o. Kasama yung brush niya. Binili namin. Pati roller. Yan. Yan. Ito yung titimplahin. Tapos ito yung pang curing niya. Yung pang patigas niya. Yan. Yan yung gagawin natin. Itong asbesti. Yan. Asbesti. Ito yung paraan ng pagtitimpla niya. Ayan o. Paraan ng pagtitimpla niya, 1.5 liters na tubig. Ayan o. H2O, tapos haluan ng adhesive, tapos 1 kilo ng asbesti, tapos haluin. Ayan o. Yan. Tara, samahan niyo ako paano ito gawin. Ngayon ko lang ito gagawin. Dala, pagka nag-error, kailangan siyempre try and try lang. Tara, samahan niyo ako. Yun, no? Magtitimpla tayo ngayon ng asbesti natin. Nakalagay dito, 1.5 liters. Tapos ilalagay sa timba, lalagay ng adhesive, tapos 1 kilo, yan, yung 1 kilo natin. Tapos yun, 8 minutes na haluin. Ang gagawin natin, kalahati lang kasi siyempre dapat pag nagpa-practice tayo kailangan yung konti-konti muna. Siyempre no, ilalagay natin itong kalahati lang. Tara. Yan. Kumuha na ako ng tubig rito, kalahating litro. Sinubukan natin sa konti, di ba? Oh, ngayon sasalin natin kalahati lang nito, ha. Kasi huwag na natin munang uubusin lahat. Yan. Yan, salin na natin kalahati. Wala akong taga-video kaya hirap. Ayan, kalahati na. Oh, ayan, kalahati. Haluin muna natin. Ayan, itsura niya. Ngayon, ayan na, pag nahalo na, yung adhesive. Yan ang nakalagay, adhesive, yalo raw. Ito yung adhesive, lagay natin. Siyempre, kalahati lang din nilalagay natin dyan. Kasi kalahati lang yung ginamit natin. Ayan. Ayan, kalahati na. Ngayon, haluin natin. Ayan. Ang pag-a-apply po nito, ano rin to, may first coat tsaka second coat din to eh. Ang pag-a-apply po nito, gamit itong brush. Pagka gusto ng maliit ang texture, ito gagamitin nyo, yung dos. Pagka yung malaki naman, ito. Yung malaki, 4 size yata nito. Yan. Ngayon, kailangan nakaprepare yung wall nyo. Kailangan nakaprepare yung wall para naka-latex finish. Para pagka apply, yun yung maganda yung texture, yung baga light. Kasi merong mga yung prepare nila, yung base coat nila, minsan binipitch. Depende sa anong kulay na gusto nila. Yun, tara, samahan nyo ako, ipahit to. Yun, dito tayo mag dito tayo magsasample sa wall. Pero na ng latex, dito tayo magsasample. Siyempre, bago tayo magsimula, kailangan lagi nyong gagamitin yung liha o pasaliha para matanggal yung makakot. Siyempre, gagamitin natin to. Ito, gagamitin natin to 4 na brush para mabilis tsaka mas maganda yung malalaki yung texture, yung design niya malalaki.
first coating lang to, kahit siyempre naman hindi maganda sa second coating kayo mapulido. Simulan na natin siya. Ayan na. Ayan na. Sa video, ganyan-ganyan lang daw. Yan yung texture niya. Siyempre, first coating lang to. Para malagyan lang. Tapos sa second coating tayo, pupulido. Ayan o. Yung stroke niya, tingnan mo pansin niyo. Ganyan lang. Pa-try, gagawin pa triangle, tapos pa ganyan. Yeah, first coating lang 'yan hanggang second coating. Ganyan yung gagawin. Ayun oh. Tapos sa mga kanto naman, lagyan niyo muna. Tingnan niyo muna. Ayun oh. Tapos niyo. Ayun, nagurin. Yan, first coating lang yan. Yan, teka, papakita ko sa inyo. Yan. Yan, yan yung ginagyan na. First coating pa lang yan. Parang di nagpapantay dahil yun, basa pa. Tapos ito, natuyo na. First coating pa lang yan, ayan. Sa second coating, sigurado gaganda na yan. First coating pa lang yan, medyo parang hindi pa tayo satisfied, pero gaganda natin. Diyan lang kayo. Ayan, tapos na tayo mag-press coating. First coating pa lang yan. Mamaya second coating na. Titignan natin kung magaling tayo. First try pa lang to. Hindi ko sinasabing magaling ako sa ganito. Sinubukan lang natin para may idea kayo kung sakaling gusto nyo ng ganito. Ilalagay natin dyan sa description o sa comment yung paano ginagawa yun sa video. Kasi tinignan ko lang din to. Kung paano gawin to. Yun o. Sige, tignan nyo lang dyan. 2,000 years later. Tara, second coating na tayo. Second coating na tayo. Mapapansin nyo. Ayan. Ayan. Ayan yung texture niya. Ayan, tututok pa natin. Focus natin. Focus. Ayan o. Mapapansin nyo. Ayan o. Yung ano niya, texture niya. Parang mga kilalmot-kalmot. Ayan o. Ayan. Ayan yung second coat. Tingnan natin pag natuyo. First coat, malabno pa. Second coat, ito na. Ayan o. Ano, yun.
paki-comment naman kung nakagamit na kayo nito. Pakita naman, patingin ng gawa nyo. Dahil hindi ko pa alam ito, first time kong ginawa. Patingin lang sa inyo para magkaroon tayo ng idea o yung mga panood nito, magkaroon ng idea din kung paano nyo ginawa. Maraming salamat. A few moments later. Yun, no? Tapos na tayo mag-second coating. Tingnan nyo kung ano yung dural second coating. Ito. Yan. Ito yung natuyo na. Yan. Ito yung natuyo ng second coating. Yan. Pansin nyo. Yan. 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 Texture ng second coating. Pero, hindi pa ako satisfied sa second coating. Gagawin natin tatlong mano para tingnan natin kung talagang makapaganda. Kasi parang malabo pa yung malabo o malabdaw pa yung second coating. Kaya abay lang kayo sa third. Titingnan natin yung tsura niya pag pangatubatong. You know, magte-third coating na tayo. Tara, third coating. Sana maganda to. You know, tapos na tayo. Third coating. Ito yung itsura niya. Sana okay to kay architect kasi pinatry niya lang ako. Hindi pa namin ito nasusubukan. Baga, ito yung pagpipilian ng kliyente kung gusto ng kliyente yung, ito yung accent ng wall. Ito. Yan, basa pa. Yeah, pero pag natuyo yan, ganito yung itsura niya pag natuyo yan, style niya. Yan, yan yung style niya. Makikita mo, yan yung style niya. Accent siya sa mga kwarto. Yun, yan basa pa yan. Tapos ayun, yun. Tingnan natin yung buo. Yan yung accent. Pero pag natuyo yan, magpapantay-pantay yan. Yan, opisina to. Tapos ito. Ito, kabila. Kita nyo yan. Stuko naman yan. Itignan natin yung resulta ng tatlong patong. Ayan. Yun. Ayan na, tuyo na siya. Makikita nyo. Tuyo na siya. Ayan. Yan yung ating ayan. Nakikita nyo yung mga design. Yung mga parang guwit. Ayan, open natin. Yan. Yan o. Yan. Kita nyo. Tapit natin. Yan. Tapitan natin yung design yan. Yan. Tapitan natin. Yan. Yan yung kamay ko. Yan. Makikita nyo yung parang mga design. Yan. Pag na personal nakita nyo. Ganda nyan. Yan yan. Tingnan yung mga design. No? Lapit pa natin. Focus natin. Focus. Yan. Yan. Personal maganda siya. Pero pag sa cellphone, hindi gaano makikita yung design. Pero pagka nilapitan mo, makikita mo yung design. Yan o, lapitan pa natin. Yan o, yan, makikita nyo yung guwit-guwit. Yan. Yan. Yan lang ano, sana meron na, sana nakapulit kayo ng kahit konting kaalaman o yung idea para sa inyong mga kwarto o yung mga nagtatrabaho. Paano gawin o paano trabawin yung ganitong asbestos na pang accent sa wall. Pang stucco rin siya pero iba yung texture niya pagka gamit ang brush. Stucco kasi paleta. Yun lang ano, maraming salamat po sa lahat na sumubaybay at walang sound tumatangkilik sa aking Facebook at saka YouTube channel. Maraming salamat po. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, subscribe at comment.
Pindutin nyo rin po yung notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Maraming salamat po. Kita-kita po tayo sa sunod na video. Salamat. Peace.